Magandang umaga po sa lahat. Narito tayo ngayon sa Barangay Batang-Batang, Tarlac City, para ating turuan itong mga OFW natin na kung saan sila ngayon ay napaka-agresibo sa larangan ng pagmamasrong. So ang ituturo natin ngayong araw na ito ay isa na itong mushroom cooking sa pangungunan ni Madam Rowena, yung tinatawag natin na mushroom tempura. So abangan lang muna natin yung mga susunod na gagawin ni Madam Rowena. Ang sarap. Wala akong masabi. Kundi masarap talaga. Nakarami na ako. Nakita nyo na itong tinitimpla ko. Nakalagay na rito yung cornstarch, arena, paminta, itlog. Saka asin, saka itlog. Naka-mix na siya. Minix ko na siya, hindi na siya dry na i-dip, kundi lahat na naka-mix na para i-dip mo. Minsan na lang. Sa nakahang, nakita nyo naman yung mga oyster mushroom. Kung papapaano mag-harvest. Ngayon, hindi na natin ito uhugasan, ganito na lang siya. Kasi pag hinugasan mo ito, mag-absorb pa ng maraming tubig. Kasi malinis na. Malinis na po kasi ito. Then, itong minix ko na pinaghalo-halo ko, i-dip mo lang siyang ganyan. Na natin yung mantika, pag mainit na, saka lang natin ilalagay yung Okay, tatanungin natin ngayon itong isa sa mga membro ng kanilang asosasyon sa OFW, si Madam Lourdes. Kung ano yung masasabi niya yun dun sa resulta ng kanilang pagtikim dun sa kanilang niluluto na tempura mushroom. Madam, ano masasabi niya? Sa nakita ko hong pagluluto ng tempura at nung natikmang ko ay talaga hong masarap na kahit sino ho, nakakasigurado akong hindi tatanggihan. Champion ho, imagine nyo ho ang mushroom na ipiprito pala, ngayon lang namin nakita kung papaano at kung gaano kasarap. Kaya kung halimbawa ho na sa lahat ho ng magkakaroon ng interesado sa mushroom ay interesaduhin nyo na ho at
Ito ho ay may pag-asa. Masarap na hindi kahiyahayang ipakita sa kahit kanino, mayaman man, nasa level o nasa lower grade. Ang sarap. Wala akong masabi. Kundi masarap talaga. Nakarami na ako. Napakasarap at pang world class po yung lasa niya. Sa mga gustong mag-mushroom, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa kasi sa nakikita ko, nandito po talaga yung pag-asa. Lupa. Gagawin lang ho yan pagka tag-araw. Pero pag tagulan, hindi na kasi basa na siya. Okay. Tapos ang paglalagay ng pihig, what is pagpapulog? Huwag naman yung pinakatulog. Huwag naman yung para pag mag-harvest kayo, malinis na agad yung maso. Ganyan ka lang kakapal ko, ah. Huwag naman masyado manipis. Kasi may, medyo ma, mataba. Kaya medyo kapal niya rin. Kapag manipis yung pagkapatiel, inipis mo lang. Natin pong binabasa itong plastic para matanggal yung mga dumi unang-una. At saka ho, pagka ho, ito ay i-cover na natin sa mushroom babies natin. Pagka ho, basa yung plastic, nagdidikit po sila. Madaling magdikit. Hello everybody! Natapos na natin yung dalawang araw na training natin dito sa Barangay Batang-Batang, Tarlac City, na kung saan ay na-discuss natin yung mushroom production, lecture, at saka hands-on training, at saka mushroom cooking, particular doon sa mushroom tempura. So napansin ko kanina na ang ilan sa inyo ay sarap na sarap doon sa inyong niluluto, no? At nasabi nyo kanina na parang kuhang-kuha talaga yung crispy ng Chicken Joy, kung saan naman ay talagang totoo naman napakasarap siya at saka crispy siya. So sana po ay marami kaming naitulong sa inyo, marami kayong natutunan sa ating pong ginawang training sa mushroom production, at ito ay makakatulong sa inyong pamilya at kayo ay magkakaroon ng livelihood, na kung saan ay dito ay kikita kayo, magkakaroon kayo ng sarili nyong negosyo, lalong-lalo na po ang masisipag, masigasig na mga OFW kung saan ay
na kahit man mahirap ang pumunta sa ibang bansa, ay pumunta sila doon at ngayon ay nandito na sila ngayon sa kanilang bansa, sa ating Pilipinas, sa bansa nating Pilipinas, at dito ngayon ay magtatayo sila ng negosyo, particular dito sa mushroom production. Hanggang sa muli, ang iyong lingkod, The Mushroom Wizard. Bye!